O yan, yeah, mula sa patikim naman sa malutong na papremyo. Tikman naman natin itong chips na cheap din daw inegosyo. Ba? Hindi ka muna. Ang layo, ha? Layo, layo. Oo nga, Ivan. Sinolo, sinolo. Koni naman. Mukhang alam nyo kayo yung itatapat, ha? Alam nyo, ha? O, ito, may 200 pesos ba kayo? Ayan. Ba, bakit? Aba, bunuti na yan. Ha? At gawing puhunan sa paggawa ko. So, 9-8 na lang. At pagbibenta ng kamote chips na ito. 200 pesos, di ba? Imagine mo, magkano po pwedeng kitain naman dyan, love? This is it! Wow! Tara! Of course, totoo yan, ang laki po ng dalang swerte ng kamote chips na ito dito pa sa pamilyang pinuntahan natin. Dahil mula po sa 200 pesos, sumataginting po na 90,000 pesos kada buwan ang kanilang kinikita na ngayon. Grabe, no? Paano kaya ma-achieve yan? Ay, naku, isi-share po sa atin ngayong umaga ni Miss Eden Valsorable kasama syempre si Papa Ryan ng kanyang Wasweet. Good morning po sa inyo! Good morning po, Ate La. Yes, eto na, Miss Eden. O, diba? Kwento mo naman sa amin, paano mo nagsimula po yung business ninyo sa kamote chips na ito or kamuting kahoy chips? Bali po, nung pandemic po, nagsimula po kami sa isang kilong kamote. Okay. Tapos, nagpuhunan po kami ng halagang 200. Mm-hmm. Nung nagustuhan po ng mga kapitbahay namin yung kamote, talaga nag-start. Opo, lumakas na po siya hanggang sa dati pong isang kilo, nag 50 kilos hanggang sa 100 kilos na wow! po yung ngayon. So, sa 100 kilos, ilang packs ang nagagawa ninyo sa isang araw pag meron kayong production? Mga 150 packs po hanggang 200 a day. At lahat yan may pinapupuntahan na agad? Meron opo lang kayong, kumbaga, binabagsakan po. Dinidistribute nyo opo na yan. Ayan, may binabagsakan na. So, yun ang bonggang-bongga. Okay. May special pa sa paggawa nito or anong klaseng proseso ba yung special dito sa inyong pagluluto ng inyong kamote chips? Ayun po, pinapanatili lang po namin yung magandang quality po, mm-hmm, para lagi po kaming bilhan ng mga suki namin. Oh, so walang special naman na ginagawa kayo. Talagang inalam nyo lang sarili nyong recipe. Paano ang paggawa nito? Ano po, yung... Sige, try, pakita natin. Anong una niyong ginagawa? Hinuhugasan po namin mabuti yung kamote, pagkabalat. Mm-hmm. Tapos po, imamano-mano po namin siyang lutuin sa mainit na kawali. Ganyan ang gagawin niya? Opo. As in, sa mano-mano yung 100 kilos, ganyan ang gagawin? Opo. Wow, ang tiyaga! Okay. So, gaano karami, yung isang buong yan lang ang pwedeng prituhin. Hindi pwedeng maraming masyado, maging opo crowded yung kawali na may opo mantika. Opo. Gaano kainit yung init ng mantika natin? Mainit na mainit ba o katamtaman lang? Kasi napapansin ko parang medium opo lang. Katamtaman yung lang po siya, Ate Love. O bakit? Bakit kailangan ganun? Para hindi po siya masunog. Kung napapansin niyo po, yung products po namin, hindi po siya sunog. Correct! Parang ano pa rin opo siya, no? Parang clear pa rin. Opo. Hindi yung brown na brown, no? Hindi nagwa-brown. So, gaano katagal ito nalulutuin? Mga 3 to 5 minutes po. Aha! And then, okay na yon. Wala ka nang, hindi mo na siya i-double fry. Hindi na yan po. Yan na yon. Opo, isa okay lang po. Ayan, makikita. Pagkatapos nating maprito, syempre meron na siyang, meron na po siyang nakaano doon, meron nang naka... nakahanda na doon, may finish work. Ano po yung susunod natin proseso dyan? Ilalagay po namin siya sa Manila paper. Mm-hmm. Aantayin po namin siyang medyo lumamig at mataktak po yung mantika sa papel. Okay. Pag nataktak na yung mantika sa papel, ano na po yung susunod natin? Ayun, doon na po namin siya tinitimplahan ng mga flavor po. Saan natin titimplahan doon din? Dito po. Ah, dito na. O, sige, titingnan natin. Pwede bang... Sige, ano, Kuya Ryan, patayin muna natin yan para hindi masunog yung inyong niluluto. Sayang naman yan. So, ito na, itataktak. Ilalagay ba dito yan? Opo. Okay, ilagay natin dito para malagyan ang flavor. Ayan. So, ito lahat, mano-mano ang paggawa. Opo, no, hanggang sa paglalagay ng ating ng flavoring. So, ito na, ang kanilang flavoring, ilalagay na ni Miss Eden. Opo. Sige, Ma'am Eden, palagay na po yung, ano, yung flavor. Ito po. Ayan, mano-mano lang yan na ganyan. Opo. And then saka hahaluin at saka ipapakete. Opo. Okay. Diretso pagkano na po siya ang benta po ninyo ng inyong mga product na ito? Binibenta po namin siya sa halagang 3,100 po. Hmm! Opo. Tapos, kung halimbawa mag,
nag-resell ka, pwede mong 50 pesos, ganyan. Opo, pwede po yung iba po. Yan! Maganda-ganda nga naman ang kita. Okay, ano yung mga tip na dapat malaman ng ating mga kababayan kung sakaling sila po yung magagawa ng business na ito? Anong mga tip ang ibibigay mo? Lalo na doon sa pagka-crispy, kailangan mapanatiling crispy. Anong tip mo sa kanila? Ayun po, pinapanatili po namin yung quality at hindi po namin tinitipid yung sa... Tulad po nito, yung resealable pouch, para po hindi po siya, hindi po kayo magwa-worry na baka yung kumunat. Opo, kumunat siya. So, nasa lalagyan ang susi ng tagumpay para magtagal ang shelf life, gano'ng katagal? Ano po siya, 1 month po ang shelf life namin sa kanya. Kasi wala pong preservatives. Correct. Maganda yan. Okay, so ito na! Habang ngayon, nakabukas na to, tikman na natin ito mga kapuso. Ang kanilang kamote chips. Ito na yung cheese. Ay, ang harap! Ang ganda ng pagkano! Saka hindi matigas! Madaling kainim! Hindi nakikipaglaban sa ngipin! tatama lang yung flavoring. Very, very nice, mga kapuso! Congratulations po, Sir Ryan and Mark. Salamat po. Kaya naman, mga kapuso, kung hanap niyo rin ang swak sa lasa at bulsa ng negosyo, lagi niyo pong sasamahan ang inyong Eat Girl. Laban niyo, Mer. Dito lang po yan sa inyong mamasang morning show. Kung saan laging una ka, Mr. Ryan and Miss Eden, saan nga ba kundi sa unang hilit! Ang sarap, Ben. O, tirahin mo na yan, Kon. Kanina pa nga, ano ba? Pwede na, kasi napaliwanag na natin. Yun ang proseso dito, di ba? Kamote chips, yeah, maganda. Marami po mga bagay-bagay na masarap pero mura. At saka may kasamang sustansya. So, high fiber yan. Yes. At support local. Di ba? Yes. Ito naman, support local din. Choose your payong.